folks, welcome back to my YouTube channel. At kung bago ka lang sa channel ko, subscribe mo na at i-hit ang notification bell para update ka sa aking mga bago kong videos. Okay, So, nakikita niyo naman po ang aking video sa ngayon, dyan sa title, kung ano po yan. If ever na ayaw mo, is pwede mo nang lisanin itong video na ito at panoorin mo na lang ang iba ko pang video. Ayun. Meron tayong briefing, parang ganon. Diba? May pa ganon pa. Ayun, simulan muna natin sa pinakauna. Sa two months lang. Ayun, 2 months. Kasi, yung unang 2 months na season 1 is iba yung mga character doon. So, tingnan ulit natin sila at balikan natin yung mga character na yon. Sa season 1 yun na. Okay, so makalipas ang isang taon, wala pa rin. So, kilalanin natin yung 2 Moons 2 Season 1 na gumanap bilang Wayo and ayan, yung kilalanin natin yung gumanap na Pana, Wayo, Kit, ano pa ba yan? Sino pa ba yan? Ming, Fort, and Bean. Okay, so sino nga ba si Wayo? Si Wayo ay si, ang hirap ang panggitin, Basuradish Pinerat. Ayun, parang ganun. Siya ang pinaka-cute sa season 1. Ayun, ano siya doon, parang pag-girl. Pag-girl na parang pa-cute, ganun. And then, ito naman si Pana, ito yung, siya yung pinaka, tawag doon, yung sumali ng Moon's Campus. Basta, yun. And then, siya rin, magkaklase sila dati ni Wayo tsaka ni Pana. Magkaklase ba? Magka-schoolmate yata sila nung high school. Ayun. So, silang dalawa yung pinaka nagustuhan ko doon. Tapos, ito naman si Kit at si Ming. Itong Kit Ming na to, medyo hindi ko sila masubaybayan kasi parang ang tutok ng series sa season 1 is sila Wayo tsaka si Pana. So parang ganon. And then, yan. Ito si Kit ay si Captain Panuwat Kertong Tabe. Yan. And then si Ming naman ay si Kim Barodom Kimonta. Ayun po. So, itong dalawa na to is nagkakainlaban din. Sa una pa lang, syempre. Pero itong dalawang ulit na ito, si Fort tsaka si Beam, wala nangyari nung ano, season 1. Kasi parang wala lang. Usap-usap lang. Ganun. Ito si Fort ay si T. David Cripple Lurk. Ang hirap banggitin. Tapos si T. Tanapol Jarot Trano na si Beam. Ayun, si Beam. Yan, yung mga main role, ang main character sa 2 months na season 1 is sila. Tapos, nung dumating na yung once na, ano na, 2 months to na, makakagulat kasi nagbago ng character. Pero, ganun pa rin, nagbago ng tao, parang ganon. Ng aktor, ganon. Tapos, ayun na nga, so parang makakasad kasi parang nagbago doon. Pero, yung 2 Moons to the series naman na yun is biglang pumapaw ng parang ano, nag-level up sila. Binago yung character, yun nga, ay yung aktor. Tapos, eto na sila.
So, ang pinakatutukan naman ng 2 moons 2 is sila na lahat. Medyo nakakabaliw din sila. Kasi, ang gwapo din ni, pangalan nun? Ni Kit. Si Kit. Ay, hindi. Si Ming pala. Si Ming. Gwapo din si Ming sa 2 moons 2 kasi nagbago nga ng aktor. And then, yan, lahat sila, yung 6 moons nagbago. Si Pana, nung 2 moons 2 ay wala na din. Bali, napalitan na siya ni Benjamin Brassier. Parang siya, taga-ibang bansa na may half Thailand by half American. Ganun. And then, yung isa naman ay si Wayo. Ayun, napalitan din siya. Ngayon naman sa season 2 ay si Earth Terapat Ruang Ritual. Ayun. Tapos, sumunod naman ay si Ming. Ayun, kasi ito yung pinaka parang natutukan lahat ng mga girls. Yan, mga fans niya. Kasi ang alam mo na. And then, ayan, yung pangalan niya ay si Jung Archin Aydin. Diba? Parang ganun. And then, yung si Kit naman, yung pakyut na mukhang pusa. Ayan. Si Nine Corn Cheat Bomb Sub Tit Pak Di. Ayan. So, hindi ko alam kung paano banggitin yung pangalan niya. And then, itong Fort tsaka si Bin, dito na sila lumabas kung yung nangyari sa kanila. Ayan. Si Fort ay si Pum Narit from Paop. At si Dom Waranart Ratanapas. Basta ang hirap mabanggit yung mga pangalan nila dito kasi galing lahat sila ay Thailand. And then, okay, sa 2 minutes to kasi lahat naman sila natutukan na. Ang mas lumevel up sa kanila ay sina Kit at si Ming. Bakit? Kasi nga, yung Ming na yon is... Oh, no! Ganun. And then, parang natalo yata sila. Nanalo, parang, alam mo yun, parang ganun. Basta. And then, ayun na nga. Nung huling episode nila ng 2 Moons 2, hindi ko alam kung may 2 Moons 3 the series na kasi season 3 na dapat. Pero, yun, kasi nung mga time na hindi ko alam kung may season 3 pa, at kung mapapalitan nga ba ang character sa full moons, ayan, sa full moons, sa 2 moons, sa 6 moons, ayan, lahat na binanggit ko. Actually, yes, opo, kaka-update lang po sa Twitter. Nabasa ko lang Twitter. Oh, don't forget, follow nyo po ako sa Twitter at Regacer. Ayan. Doon sa Twitter, nag-update na sila. Nagkaroon sila ng event na full moon party. Yan, yung 6 moons na yon. Ayan, sa the announcement ng director na magkakaroon po ng season 3 ng 2 Moons. Ayun. Tapos, wait na nga naman. Ito nga naman ito ako. Huwag niyo pong pansinin yung maingay kasi ano po yun, siling pan. Ano ba tayo? Ayan. So, nakakatuwa kasi magkakaroon nga ng season 3. At nakaka-excited po siya kasi sa 2020 na po siya. Tapos, ito pa ang mas the best. Hindi na po magpapalit ng actor. Yun.
Pero wala pa naman po ako kasing update kung ano pa. Ayun, so get ready na lang po tayo sa Two Moons 3 the series. Ganun po kasi excited ko rin din ako. Ganun. At sana hindi magbago yung mga aktor. Kasi nga dapat stay lang. Kasi nag-trending na sila. So ayun. Oh no. Sana yung kanta ganun pa rin. Wag lang ah. So, hihintayin po natin ang Two Moons 3 2020. So, yun po. Update-update na lang po tayo. Ano nga ba mangyayari sa Two Moons 3. Ayan. So, syempre, isasama ko pa rin ang aking kuya sa magiging reaction namin kapag nag-premiere na ang Two Moons 3 the series. So, hintay-hintay na lang tayo mga 6 months, yung mga Philippines. Yes! Yan. So, ang daming nag-aabang talaga at nakakagulat dahil nag-update nga sila na may Two Moons 3. Ano, ulit-ulit na lang. Ayun. So, dito na nga ulit tayo. And subscribe nyo po ang aking channel at ayun, so goodbye guys, thank you for watching. For more videos, subscribe my YouTube channel.